Good morning, everyone. Hello, hello, hello. My University of Perpetual Help alumni friends. Again, this is Dr. Mike, your physical therapist. And yes, today, our topic for today is how a simple Cavitena girl transitioned to become a successful doctor here in the United States. Good morning, good morning, good morning mga classmate dyan sa Pilipinas. Anong balita sa inyo? Well, anyway, wala pa si Reggie. Nasaan na si Reggie? Reggie, nasaan ka na, sister, brother, and mga kapatid? Well, anyway, last week we talked about kung saan ang tambayan mo, di ba? Saan ka dumadaan, sa Times, o sa Ocampo. Well, anyway, if you guys can hear me live, type in you can hear me in live or replay. Well, anyway, before I keep on going, bago tayo magsimula at ipasok ang ating special guest for today, mabilis lang, special encouragement para sa mga classmate natin dyan. Hindi pala pantay. Ang sabi dito, there's no shortcut to doing the work. There's no shortcut, mga classmate. Walang shortcut. Walang daanan sa Times na shortcut. You still have to walk, right? So, kailangan gawin mo pa rin yung hard work so you could achieve your successes in life, right? Well, anyway, nasaan na si Reggie? Live daw nga ba tayo? Let me check my cellphone nga. Naku nga yung cellphone natin. Kung gumagana. Ah, maga kasi dito. Alas 8 na eh. Sana ba yun? Ayun, live na nga pala ako eh. Ba't wala pang ano? Wala pang anunod. Siguro masyado maaga dyan sa Pilipinas, ano? Well, anyway, let's go ahead and introduce our special guest for today. Her name is Giselle Del Rosario Tan. We asked her last time kung kamag-anak pa niya si Reggie, ano? Anyway, well, we're bringing her in because she's one of the many successful people I know dito sa Amerika. And of course, dyan siya nag-graduate sa atin sa Pilipinas, ano? Dyan sa Perpetual Health Rizal. So, let's go ahead and read her thing. Okay. Asan na ba yung ano mo, Giselle? Asan na ba yung introduction mo? Wala ka namang pinadalang resume, eh. Ang pinadala mo yung company, ano mo, eh. Well, anyway, sige. Anihin na lang natin ito. Let's play it by ear. Ano ba yun? Asan ka na ba, Giselle? Asan ka na? So si Giselle, she is a graduate of taga dyan siya sa atin, taga Cavite. Cavitena, alam ko taga Cavite yan eh. Tapos she graduated PT school, classmate ko yan sa University of Perpetual Health. Go Perpetual Atlas, right? So now she's a successful physical therapist and also a business owner dito sa America, and we wanted to bring her in and, you know, interview her, ask her some questions, and, you know, give you guys some sort of an inspiration how she transitioned from, you know, from dyan sa Pilipinas, anong naging trabaho niya doon, tapos anong ginawa niya dito sa Amerika, nagbenta ba siya ng kaluluwa o laman or whatever, tapos ngayon siya na may-ari ng isang magandang home health agency dyan sa California. But before I keep on going, let's show this quick video real quick. HelloNote is a truly therapist-friendly practice management solution with integrated EMR that will enhance workflow, efficiency, and patient care. HelloNote reduces error and allows you to spend more time with your patients. It comes integrated with billing. Claims are generated once a note is completed. You can bill with one click and a patient portal, which streamlines the patient intake process. Beautifully engineered and cloud-based for easy accessibility, the software works on all platforms. You can access patient records from anywhere. We also offer 24/7 support. HelloNote is the practice management solution that you're looking for. Yan, HelloNote yan, para sa mga gusto magtayo ng sarili nilang clinic, outpatient clinic. That's the system that I use. But again, without further ado, we're gonna bring in our special guest for today.
Her name is Giselle Del Rosario Tan. She's a physical therapist here in the United States and now owns and operates a successful home health agency dyan sa California. Without further ado, let's bring her in. Giselle, nasaan ka na? Ayun na. Ayan na ang babaeng walang pahinga. Giselle, could you please tell us who you are, what you do, and anong pinagagawa mo sa buhay mo dyan at yan? So magandang umaga, Mike. Kaya yan, napakaaga po dito sa California. Pero thank you sa opportunity na napili mo ako para makasama ngayong umagang ito for your show and with Dr. Reggie. So yes, I'm Giselle Del Rosario Tan. Like you said, ako po ay isang graduate ng University of Perpetual Health. Sabay po kami ni Mike, batch 1999. So, batang bata, no? Yeah, oh, di ba? Sinabi ko pa yung year. 1999 po kami gumraduate. And yeah, currently, physical therapist po ako sa isang hospital dito. And yun nga po, nabanggit din ni Mike, we have a small business na nirerun dito sa California, home health business. Small business. Ito po yung aming brochure. Ayan po. Pangalan po ng aming company ay At Home Healthcare East Bay LLC. Dito po yan sa Walnut Creek, California. So kung may mga kailangan po kayong home health needs dito for your family, ayan po, andito lang po kami. We're one of the providers dito po sa California. So yeah. Wow. I'm just really proud of you, Giselle. Imagine that. I mean, opening up an outpatient clinic is one level. Opening up an actual home health business is a different level. Oy, good morning daw si Mr. Mike Tabu dyan sa Pilipinas. Good morning, engineer. Engineer Tabu, I saw his picture the other day. Ang ganda. May tinatayo silang malaking building doon sa Pilipinas. Matindi. Matindi yan si Mr. Mike Tabu. Engineer Tabu, Giselle. Magandang umaga po, engineer. Yan. Ito, si Major Dumlao. Isa pa to. Matindi din to. Major dyan sa ano yun. Dati major problem. Ngayon, totoong major na. Ay, nako. So, Giselle, ano nang pinag-aabalahan mo dyan bukod sa mga madami mong racket sa dyan sa California? Well, ngayon, di ba, syempre, pandemic. So, I keep myself busy. Para hindi naman tayo masyadong maging, ano, di ba, patabain sa loob lang ng bahay. So, so kabitenya yun. Yes. So, yun. Syempre, I'm proud where I came from. Kawit Cavite po. So, yeah. Ngayon, I keep myself active, Mike. Sabi ko nga kasi, syempre, pag nasa loob ka lang ng bahay, you tend to just, you know, eat. Gano. Tapos, pahinga. So, kapag walang, ano, ginagawa or let's say talagang binibigyan ko ng oras na magkaroon ako ng fitness activity, fitness goal. Yan. So, syempre. Kailangan ko yun. Kailangan ko ng ganun. Ano, Giselle? Kailangan natin yan, di ba? Kasi, taas ng BP ko na naman kanina umaga. 140, 100. Diyos ko po. Kung gusto nating mabuhay pa ng matagal para sa ating pamilya. Correct. Way to go. Kailangan nating gumalaw-galaw dyan. Correct. So, nag-crossfit ako, Mike, ngayon. Crossfit ka? Ako nag-crossfit din ako eh. Yes. Nag-cross-eye ako. Pagod. Oh, good morning daw. Kung sino man ito. Oy, Facebook user, i-click mo yung ano, yung parang allow StreamYard to show your name. Lalabas yung ano, yung pangalan mo, Facebook user. Tsaka, ito, you know, possibly naging professor niyo si friend ko, si Don. Oh! Teacher namin yan eh. Yung Pogi. Si Mr. Don G. Di ba teacher natin yan, G? Ay, kasama ko siya dito. Si Dr. Don G. Barangcal. Yes. Yeah, oo nga pala. No? Di ba nung nakita tayo dyan sa California noon? Kaklase namin siya nung ano, nag-doctorate. Naging classmate mo yan? Ay, oo nga pala, no? Pogi yun, cash ng bayan yun eh, si Mr. Don G. Berongcal. Ay, Sir Don G. Itatag ko namin mamaya. Oo, oh, itag mo nga. Sabi mo, lahat ng mga classmate natin gustong umatid ng subject niya kasi Pogi, you know? Yeah, kahit di siya magturo, basta tumayo lang siya dun. May number one fan yan eh. Diba? Meron? Sino number one fan niya? Si May. Ah, si May. Oo nga.
Ay, nga ako si May. Kumusta na si May? Nandito rin siya sa Northern California. So, oo nga pala, no? Uy, para doon sa mga nunood, no? Gustong magtayo ng Jerry Hub dito sa Amerika at saka sa Pilipinas. If you wanna start your own Jerry Hub physical therapy, let me know. Uy, si Ivy, Giselle. Ivy natin. Wow, Ivy! Hello! Ivy natin. Makikiatin ka at akin yan. Ivy natin yan. Hello? Ivy natin, ano? Ay, nako. Ito na. Yung mga may mga phone-in question para kay Giselle, i-type in nyo na dyan. At wala na siyang kawala. Okay? Wala, sa mga panikawala. Tumitingin sa oras si Giselle, eh. Hindi ako tumitingin sa oras. Sabi ko lang, alam nyo. Oy, ikaw Mike, ikaw naman tatanungin ko. Siyempre, di ba, magka-classmate naman tayo. O teka, mute muna kita pa. Wala kang makapag-uta mo. Hindi ka na makapagsalita. Mute ka na eh. Oo, mute ka pa rin. Tamo? Wala, hindi ka makakapagsalita. Wala kang masasabi. Teka, unmute na kita. Yan, okay. And then, siyempre, tatanungin din kita, di ba? Kamusta naman yung internship? Naalala mo po ba yung 10 months rotation mo? Hindi ko na matandaan. Pero siguro let's go ahead and walk through it, ano. Mm-hmm. Pero bago tayo tumuloy, yung the usual na tanong natin eh, saan ka dumadaan, sa Ocampo o sa Times? Alam mo, actually sa Perpetual noon, hindi ko alam na may Ocampo. Lagi ako sa Times. Hindi ko alam na may Ocampo na gate doon. Siguro kasi parang pasok-labas. So, honestly, late ko na recover yung labas, Giselle. Ha? May late ka talaga sa pasok labas. Hindi, tsaka kasi syempre parang doon lang ako, alam mo naman, di naman, alam mo na jeep, ba diba? Sa jeep sumasakay. So, ang babaan ay Times talaga. Oo, tama. Hirap bumaba sa Ocampo nung time na yun dahil tatawid ka sa parang munisipyo, ba diba? Mm-hmm. So, mas madaming beses or mas malimit ibababa ka ng jeep sa Times. Kaya I guess doon ako alam mo naman galing Cavite, ilang sakay ako, like maybe 4 para makarating sa ating sa ating school. So tricycle sa bahay tapos jeep from Cavite to bus kayo, di ba? Bus to Zapote. Bus to Zapote, grabe. And to Zapote to Las Piñas, so tatlo. Grabe talagang kaya tapos baha palagi sa coastal Oo, kaya pag umuulan noon, Mike, sobrang talagang pero kinakanta mo yung basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan. Grabe din siya sa Cavite, Yeah, to answer your question, Times kami. Times lady kami. Kasi nga, Times lady. Jeep. Oy, mga may jeep. Kayo kasi may private kayo nun, nakakotche ka na nun eh. Hindi, so, naglalakad din ako nun. Kaya may kotche. Walang pang-gasolina. Siyempre, pagka nanliligaw, dapat dala yung kotche. So doon ang entrance ng mga may kotse, alam ko yan. So, pag walang budget, edi mag-jeep muna. Pero kung tutuusin, kung halimbawa binigyan ka ng, halimbawa lang nabiyayaan ka ng sasakyan ng magulang mo, yung leftover, kung halimbawa lumang kotse ng tatay nanay mo. Yeah. Mas patipid magdala ng kotse noon. Noon ha? Mm-hmm. Kasi yung gasolina, parang 50 pesos a week, sabihin na natin Yeah. Mm-mm. Hindi ka nagta-tricycle. Tricycle lang mahal, 'di ba? Mm-hmm. Hindi ka nagji-jeep. Yeah. So kung tutuusin, medyo cost effective din. Oh, si Salvador, sabi niya, barkada daw niya si Sir Donji. Ay. Pakamusta ko po kayo, Sir, kay Sir Donji. Ayun. Mm-hmm. Kasi po kami ng hospital na pinag work. Magkaibigan kami ng branch. Yeah, we work for sa Kaiser Permanente. So I work for San Leandro Hospital and he works in Oakland Hospital. Yeah. Matindi pala yun si Sir Donji, Mm-hmm. Matalino na, gwapo pa. Doon pa sa kailangan ma-interview natin 'yan, ano? Tsaka si Sir Toti. Maganda siyang wife, ang ganda-ganda. Maganda. Siyempre pogi naman siya. Mm-hmm. Pero talaga pag perpetual light, magaganda at gwapo. Yes, mabait pa ang kanyang wife na meet ko. Yeah. Oh, good morning daw, sabi ni Ate Michelle. Hi, Ate Michelle. You're next. Oo, Ate Michelle, ha? Oo, tama, Salvador. Nasa SF o siya. Ano ba yung SF? San Francisco. Yes. Ano yung O?
Parang airport yan eh, SFO, code ng airport, SFO. Ah, akala ko, cranial nerves. Oh, to touch and feel. Feel, oh, diba? Uh-huh. Oh, ayan na pala, nanonood pala si Sir Don G eh. Sir Don G! Ayan pala siya. Kita mo yung pogi na matalino pa. Alam mo yun, pupunta yung, meron kayo, kung meron kayong teacher na ganyan, ano, yung pinupuntahan mo yung klase because gusto mo yung teacher, di ba? Yeah. Siya yung tipo ng teacher na gano'n eh. You're comfortable, you wanna listen and attend his class. Yes. Kahit ayaw mo yung subject, gusto mong puntahan yung subject na yun kasi komportable ka doon sa teacher na yun. Diba? At napakabait pa, di ba? Talaga namang... Oo. Very approachable, ano? Yes. Saka pwede mong utangan. Sir John G, utang nga. Sir, hindi ako natakot sa iyo during my entire career as a student. Correct, di ba? Alam mo yun, di ba meron tayong mga, tawag nito yung mga, ang tawag do practical? Mm-hmm. Comfortable kang kausapin siya eh. So, I'm sure, pati mga pasyente niya ngayon, comfortable din sa kanya, di ba? Oh, it's very important yung rapport sa estudyante, tsaka sa ano eh. So, kaysa naman sa teacher na iba na gusto mo yung subject, takot ka na. Kasi babagsak. Parang, alam mo yun, wag na natin banggitin yung pangalan niya, di ba? Marami tayong pinagkaanan dyan, parang ayaw mo nang pumasok, di ba? Oo, yung teacher nakakatakot, ano? Hindi naman sa nakakatakot yung mukha, pero natatakot ka lang kasi talagang hindi mo lang feel yung vibes niya, eh, no? Yeah. Gusto mo yung subject, gusto mo yung ginagawa, di ka lang makomportable, so parang therapy din. You want to get better, but you're not just comfortable with that certain personality. Exactly. Oy, Sir Don G, kumusta daw? Sabi ni ano ni Salvador, regards daw kay Eric. Ayan. So, mag-chikahan sila ngayon, di ba? Oh, mag-chikahan kayo dyan sa chat. Tapos habang nag-uusap kami dito. Kaya, joke lang. Yeah, or Giselle, oh, sige. Yes. Balik tayo dun sa topic mo. Saan ka ba na-rotate noon? Ayan. So, sige Mike. Ako natatanda ko yung 10 months rotation ko. Honestly. Matindi? Yes. Tanda mo pa? Yes. O teka, si Philip daw. Congratulations daw. Oh, bakit? Hi, Philip. Buntis ka na ba? This... Congratulations. Oh, no, bakit? Kasi siguro ano, o, diba? Ang saya-saya nila na nakikita nila tayo nag-uusap. Ito, isa pa to si Philip, Giselle eh. Hmm. Ang galing ng kumanta, napakabait na mama pa, at ang pogi pa. Guwapo pa. Oh, guwapo pa, no? Mm-hmm. Anong tawag natin sa kanya noon? Rustum. Rustong patili. Buting din natuluyan, ano? Subalit naging bibigandang hari na si Rustong ngayon. Oo. Ito talaga, ikaw yung sa mga nanonood, tignan nyo yung profile picture nitong mamang to, si Dr. Philip Garcia. Pag nakita nyo yung picture dyan, ang gwapo. Ang gwapo. Di ba nung batch natin, pinag-aagawan yan? Ay nako, ang daming pinaiyak niyan. Ang daming pinaiyak niyan. Mm-hmm. Buti na lang, isa lang talaga nakakuha ng puso nitong mamang to eh. So, yes. Kaibigan ko. Sino na nakakuha ng puso niya? Si Teresa. Ayun, si Teresa. Diba? Diba? Yes. So, matindi. Sabi ni Philip, di naman. Humble pa. Humble pa, Philip. Grabe. Oo, isan ka pa. No, talagang inuwi na talaga ni Teresa yung si ano. Ayan, sabi ni Sir Don G. Oh. Yes, oo nga, no? Miss you. Sana magkita tayo ulit. Ang lapit na. Para magkita ulit. Madaya kayo. Malayo eh, no? Buti pa kayo. Malapit lang kayo sa isa't isa dyan, ano? Alam mo, nasa na yung co-host ko si Reggie. So, yun nga, Mike. Going back do sa internship, ayun, yung 10 rotation ko, sige, habang wala si Dr. Reggie, iniintay natin. Ire-respect ko sa'yo. Sige nga, ano mo? Sige, May ko was in ano Paulino J. Garcia. Pati, tanda mo pati yung ano? Yung yes. Buwan? Nueva Ecija, May. That's June. Nueva Ecija? Yes. So, kailan tayo nagsisimula muna ng rotation? May. Bakit May? Eh kasi para matapos tayo ng Feb dahil gagraduate tayo ng March. Ay, oo. Saka magpapapirma pa tayo kasi ng clearance. Ang hirap magpapirma nun. Ano? Diba? Pahirap. Ang puntahan mo yung 10 in one. Di na lang doktor yun, ano? Diba? Hindi pwede. Ano ka ba? Kasi hindi ka mag-graduate, isasubmit mo yung sa din natin eh. Oo nga, ano? Oo, matandaan ko na. Babalik ka pa. Babalik ka on your... Nakakainis yun, ano? After 10 months kasi titignan mo kung may RA ka, diba?
Hindi ko makagraduate eh. O sino naman ito? Mike, si CL nga, isali mo. Sino si CL? Oh my God. Ay, okay. Okay, o sige. Mamaya na natin i-show yan. Okay, so... Kino naman so, yung nag-comment na yan, ha? Ewan ko, hindi naman lumalabas yung pangalan. Siguro, ano ito? Tawag ito? Scammer. Scammer to. Sino kaya to? Ayaw magpakilala. Oo nga eh. Ayaw ilabas yung pangalan eh. Aba ka si Pilip. So, PJG. Tapos... Ano yung umpisa? Ang una ko, May is, was, ano, PJG Paulino J. Garcia. Second month is NL Villa sa Batangas. Tapos July, home base natin. Hindi ako nakapunta dun sa PJG. Hindi ka. Pero nadadaanan ko yung pauwi ng Ilocos eh, nakikita ko. Yung nasa daan yun, di ba? Yes, malaking hospital. Mm-hmm. Tapos July is a home base. Hindi, sa Batangas, I think nakapunta ako dun. May binibisita ako dun. Oh, baka may binisita. Oo. Yung may malaking simbahan ng iglesia. Iglesia, parang lumulutang, 'di ba? Doon yung doon 'di ba yung dormitory nyo sa tabi ng iglesia? Uh-huh. Kasama namin mga tagasal. Uh-huh. Pupunta ako doon eh sa hindi sa iglesia, doon sa dormitory ng iglesia. O may tanong si Ate Micho, what daw yung most memorable? Si Mike muna, yung sumagot dyan. Ako, alam mo, talaga natatandaan ko yung... Ano? Ano tawag ito? Yung sa tala. Tala magic, ha? Oo. Alam mo, kasi both, kasi syempre malayo, di ba? Malayo sa Las Piñas. Mm-hmm. Saan ba yun? Sa Novaliches yun, di ba? No, malapit doon, pero parang Caloocan yata. Oo. So, sa tala... Kasi, siyempre, yung mga, it's a leprosarium, alam mo yun, may leprosarium, tapos yung mga, nakatira kayo sa parang isang malaking bahay, sama-sama kayo, iba't ibang school, yun nakakatuwa, yeah, sa akin, Ate Michelle. Yeah, for me naman, Ate Mitch, siguro yung, PJG, yung sa akin, yung first month rotation ko. May jowa ka din, ano? Hindi kasi syempre first month yon, so everything is parang exciting. Tapos first time ko rin umalis ng Cavite or mawala sa amin ng ilang araw, di ba? So learning talaga. Tsaka kung matatandaan nyo, doon nag-compete yung mga competing school yun eh. Competing facility, yung irarank yung mga schools para magkaroon ng awards. Yun. Mm-hmm. So, nag-number one yung perpetual doon. Kasi kasama kasama ko that time si CL doon. Kaya nag-number one siya doon. initial. Hindi kasi matalino siya. Kaya number one siya doon talaga. Very good siya. Si CL. Para sa hindi nakakalam si CL, si Christopher Llanos. Si Christopher Llanos, kabatch din natin yan sa perpetual. Ano? Magaling siya. Mm-hmm. Nandito siya sa, pangalan na ito, ito si Reggie daw. Nandito siya sa saan ba siya? New Jersey, mga classmate. So, para sa hindi nakakaalam, si Christopher Llanos yun. So, Giselle, pagkatapos mo sa GJG, whatever GJG. That is. And then, GJG. Yeah. And then, ang natin home base. Tapos, saan yung home base? Home base natin, perpetual, di ba? Ah, sa perpetual mismo. Oo, sa July. Tapos August, nag-forma de vivir ako kay Dr. Cometa. Oo nga, forma de vivir. September. OG din yun, no? Yes, community-based rehab natin. Then September, Biluna. October, tahanang walang hagan. Kapag matatalino lang yun, yung Biluna, Yeah, yung mga na-assign doon. Okay lang naman, malaking facility. Tapos, saan yung pang matatalino? Bilo na ba yun? Veterans. I think. Veterans. Oo. Pero last rotation ko yun, February. Veterans. Nakasign ka din doon? Mm-mm. So, mga kangkungan pala yung napuntang ko. Bilo na. Tapos, upo October, tahanan walang hagdan o masaya doon. Tahanan. Ay, oo. Tapos, saan yun? Sa Alabang yun, di ba? No. Tahanan walang hagdan is in Rizal. Ah, ganun. Talaga, tama, hindi ko din napuntahan yun. Talagang ewan ko sino nag-in-charge sa internship. Puro mga kangkungan ako pinadalhan eh. Si Ma'am Joy, di ba? Sino si Ma'am Joy? Yung CS natin, si Ma'am Joy and si Sir...
sina Sir Christer, sumalangit na wa, 'di ba? Sila. Oo nga, rest in peace Sir Christer, ano? Mm-hmm. Oo nga. Ano ba 'yan? Tapos nagtala ako and then Malolos Bulac, Our Lady of Grace, Malolos Bulacan PTRC and then last ko nga yung veterans. Matindi pa lang inikutan mo. Alam mo magandang topic 'yan sa mga interbihin natin, no? Oo, para recite mo yung 10 rotations nila, 'di ba? Kung kaya nilang matandaan. Hindi ko na matandaan eh. Buti sa ano ata ako eh. Alam ko na asa eh. Kasi kung saan-saan ako pupunta eh. Oo. Masaya kaya ang internship natin, di ba? Oo. Punta ako na, I think, sa Los Baños. Napunta ako doon. Sa... Di sa Perpetual. Sa mm-hmm. Forma de Vivir, sa Tala. Ah, okay. Cavite. Sangli? Sa Cavite. Saan Cavite? Sa Naval Base. Sa Sangli, yeah. Meron tayo. Sa Naval Base. Uh-oh. But Sangli? Sangli Point. Yes, Sangli Point. Di ko na matandaan. Alam ko, na-assign din ako sa ano eh. Sa Perpetual. Hindi ko alam kung ako, yung Perpetual bin yan o yung jowa ko nun. Sino ba jowa mo nun? Ang dami yung jowa nun. Hindi ko na matandaan eh. Sa dami ng... Kasi jowa. Pag weekend, namamasyal din ano. Asan yung CNH, Ate Michelle? Ito ba yung Cavite Naval Hospital? Ayan, oo, tama. Cavite Naval Hospital yan, Ate Mitch. Ate Mitch! Oo nga. Bago pa tayo magtuloy-tuloy, Giselle, yes. Let's just go on a quick break, okay? Sige. Yan, kung gusto niyo rumakit, kung gusto niyo rumakit ng mga kung ano-ano, kunyari gusto niyo kumita ng passive income, gusto niyo mag-share, yan, yun yung affiliate link namin if you wanna, yung mga courses na tinuturo ko, kunyari, tuturo ko ng, halimbawa, yung dementia course or yung Alzheimer's course, if you wanna make extra income, you just share the specific link and you get 10% kung bumili yung kaibigan niyo o ano. Networking lang po, mga open-minded ka ba, Giselle? Hindi masyado pa. Hindi masyado pa. Yeah, it's an affiliate link. So, kunyari, katulad nun, yung mga MedBridge Education, kung kailangan nyo ng CEU classes, just use our code and we will help them promote and everything like that. Yun. So, Giselle, so pagkatapos ng, tawag ito ng internship, ano nang ginawa mo? Pag-graduate mo dyan sa Pilipinas? Siyempre na board exam, di ba? Kasi parang feeling ko, pag di ako mag-board exam noon, hindi ko na kaya after. So, nag-local boards. And then, after passing the local boards, siyempre parang wala namang opportunidad sa atin that time. Kasi yun yata yung nag-close yung Medicare dito sa Amerika, di ba? Mm-hmm. So, parang, ayun. Nag-close yung Medicare? Hindi naman nag-close. Parang nag-close yung opportunity sa atin. Yung parang... Nagkaroon ng mga na-layoff yung mga PTs, tapos parang hindi tayo agad na-hire. Tapos parang if ever gusto man natin makarating ng Amerika noon, we have to parang shoulder all our expenses. Eh, hindi naman tayo ganun ka-bless sa Philippines at that time pa na ikaw mag-shoulder lahat ng mga processing mo for your paper, di ba? Correct. So, correct. Nagtrabaho muna ako ng
ano ng side ng ano Lumakit ka muna sa Malate. Lumakit muna habang nag-iipon para mag ano makapag-process ng ano mo, 'di ba, ng papel. So 'yun. Nag-medrep kagaya mo, 'di ba? Medrep ano? 'Yun lang naman ang ano, takbuhan natin noon eh, no? Wala pang call center noon eh. Wala pang call center. Yung PT, automatic parang, 'di ba? Automatic medrep ka. Yes, magme-medrep. Yeah. Para may kotse, 'di ba? Para may kotse, para mo ang pogi, naka-necktie, 'di ba? Pero anong company mo na noon, Giselle? 'Di ba nakita pa tayo noon? GlaxoSmithKline. Oh, GSK ano? Social, pangmayaman. Mantalang ako, Unilab, local lang. Oy, pero malaki naman kayo. Grabe. Oh, siyempre, ganun talaga. So, kaya, ilang taong ka nagtrabaho sa GSK? Nagtrabaho ako ng mga from 2002 to hanggang sa pumunta ako ng Middle East. 2005 or 6 yata, mga ganun. Tapos, nag-Middle East ka? Diba, ano, kasi ano, nung dun kami na-relocate ni husband sa Middle East. Ay, oo. Kaya, ano nang ginawa mo doon? Gawa ng dahil engineer siya? Eto, actually, nagpunta kami doon dahil nga, syempre, architect siya. So, nabigyan kami ng chance maging parang tumira doon for a while he was working. So, literal, nag-try ako mag-medrep doon una kasi yun ang alam ko eh. Wala, from the Philippines, yun ang dala ko sa resume ko, nag-medrep ako. Na-hire naman ako. Kaso lang, sa sobrang init sa Middle East, ano, talagang literal nag-nosebleed ako sa sobrang init. Kasi you have to practice. Oo, kailangan ko kasi magpunta sa... Baka naman nag-i-English ka, kaya ka nag-no-nosebleed. No, actually, Arabic doon. Hindi nga kailangan mag-English. Which was isa sa mga requirement nila. Kailangan medyo Arabic speaking ka na, wow, na medrep. So, medyo, yun nga, English lang ang baong ko. Tapos, yun nga, parang hindi naman ako... Tsaka, mainit talaga. So, yun actually ang nag-trigger sa akin. Kasi naaawa ako sa sarili ko. Naglalakad ako doon. Kasi you can't... Mahirap mag-taxi from one place to another kasi parang dikit-dikit lang yung mga pharmacies and hospitals. So, maglalakad ka na lang. Eh, ang init. So, literal, nag-nosebleed ako because of init. Lamig, papasok ka sa loob ng hospital, malamig, kasi labas mo mainit. So, anong cause ng nosebleeding mo? Just because dryness. Nagda-dry siguro yung nose. Change the temperature. Tapos, okay. Temperature. Yeah, talaga. Nothing internal. Just, you know, breakage of yung mga venous, ano mo lang. Okay. Pina-check ako, wala naman. So, yun actually ang naging daan para balikan ko ang pag-PPT. Dahil, parang sabi ko, parang wala akong future. Gusto mo lang pumunta ng New Jersey. Parang wala akong future sa ano, sa pag-medrep. So, sabi ko, ay, doon sa Middle East, sabi ko parang wala akong future dito kasi parang hindi ko kaya yung climate. Doon ako nag-start na parang sabi ko, teka, bakit hindi ko balikan ang dati kong profession as a therapist? Kasi meron na... Alam mo, dapat itong interview nandun sa alternative career ko eh. Ah, ganun. Kasi madaming tao na therapist tapos gustong umalis mag-medrep. Alam mo, sa bottom line, you will go back to your passion. Yeah. Diba? Mm-hmm. This is our passion. Yeah, so ito nga yun, correct, Mike. So parang sabi ko, I have to go back to my first love, yun nga, or yung course na natapos ko, which, ano yun nga. And timely, if you can't recall, or if you can't remember, isa ka sa mga ginamit nun para bumalik ako sa pag-PPT. I don't know if you remember. Ikaw ang nag-email sa akin regarding O'Grady Payton. Ay, oo, wag mo nang banggitin. Okay. pero, tawag ito. Alam mo, tama, no? Oo nga, no? Alam mo, pinagkakitaan kita nun, eh. So, you... Alam mo, biniyaran ako nun. Mag-recruit. Ah, talaga, nung recruiter? Yeah. Hindi ko alam. Pero ikaw yung nagbigay sa akin ng ano na parang sinabi mo sa akin, oh, partner, baka gusto mong mag-PT ulit. Eh, at that time, therapist na ako dun sa, Abu Dhabi. Wow. Mm. So, parang... What an amazing story, Giselle. Yes. If you don't remember, if you can't recall, yeah, it was you. Binigyan mo ako ng hope pumunta ng Amerika. So, sabi ko... What year was that? I think that was 2006 or 2007. I was so nauna ka pa pala, nauna ka pa rin talaga sa akin dito, ano? Nauna, kaya nga nauna pa ako sa iyo, nagulat ako kasi
during the time na you were encouraging me to come here, I thought you're ready to go na. Kasi sabi mo, oh, dito. So, nag-email lang ako dun sa email na binigay mo. And kasi nga sabi ko, parang yun nga, sabi ko, why not? Kasi when I was in Abu Dhabi, parang iniisip ko, oh nga, no, parang magandang magkaroon ng, ano, ng residency or citizenship in other country. Sabi ko, kasi sa Middle East, walang ganon. They will just keep you until you're working. But otherwise, pag naubos na yung employment mo or natapos na, babalik kami ng Pilipinas. So sabi ko, teka muna, parang ayoko pang bumalik ng Pilipinas at that time. So very timely, nag-PT ako doon. Nakakuha rin ako ng ano, ng chance ng makapasa ng exam sa Abu Dhabi. Lumakas-lakas ang loob ko kumuha ng exam sa Amerika. Kaya dahil sa email mo, nag-email ako dun sa binigay mo sa akin na address. Wow. Nakapasa ka naman. Siyempre, nandito ka na nga eh. Yeah, O'Grady, pinadala na ako ng mga ano, ng mga review materials. Tapos sabi ko, kailangan ko umuwi at that time sa Pilipinas para mag-review kasi hindi ako maka-review doon eh sa Middle East. So sabi ko, kailangan ko lang bigyan ng oras yung review. So I went home for 6 months. Sabi ko lang, bigyan ko lang yung sarili ko ng 6 months and then I'll take the exam. Pag hindi ko pa rin naipasa, kalimutan ko na yung American dream ko. Wow. Well, you know what? Before we keep on going, I know Reggie's back here. So Reggie, welcome back. Para sa mga tao na nanonood, you'll just never know who will you inspire. Okay? I just wanted to share this. Katulad ng ginawa ko kay Giselle, actually, naunahan pa niya nga ako pumunta dito sa Amerika. But if your goal is to actually empower and equip and encourage other people, everything will follow through. So kung kaya niyo mag-encourage, magbigay lakas ng loob sa ibang tao, you do it. You know, a blessing is not a blessing until it is declared. Okay? Stop cursing other people. When I say cursing, hindi mo naman mumurahin. Ano? Kadalasan, mga tao, oh, hindi pwede ganito, hindi pwede ganyan. Hindi ka mag... Alam mo yung mga, sa totoo lang, mga kapwa Pilipino ko pa dito sa saan ako nakatira, sila pa yung nagsasabi sa akin, you'll never be successful. You can't start your own clinic. You can't do this, you can't do that. Well, guess what? Ngayon, nag-apply silang trabaho sa akin, di ba? Ang point ko dito, mga classmate, mga kababayan, if you learn how to bless and encourage other people, I'm not saying blessing na bigyan mo ng pera or whatever, but that's a good too. That's a good thing too. But what I'm saying is that you release blessing sa tao na yun. Tulungan mo kung ano man yung kailangan maitulong. Oh, how can I help? And everything will follow. And that's what happened to Giselle. Tama naman si Giselle, oh, very successful from the Philippines, sa Cavite, nagpunta ng Middle East. Ngayon nandito sa Amerika. She owns and employs, how many employees dyan sa California? So, encourage other people, mga classmate. Alright, well, Giselle, I can see my partner here. Si Reggie, nandiyan din siya sa ano? Nandiyan din siya sa tawag nito sa bago natin siya ipasok. Hello Mr. Dante, salamat. Yung sa mga tao na gusto ng kailangan ng real estate sa Pilipinas. Ito, he's the guy. He's got a TV show back home sa Philippines. Meron yang TV show doon. Matindi din yan si Mr. Salamat. Yeah. So si Liberty, congrats Giselle. Yan. Hi, please. Okay, without further ano, ipasok natin yung co-host ko. Kakapisa diyan. Good morning, Doc Mike. Sorry, na late. Dito okay lang maga. Medyo ano na napasarap ang tulog, dikit mo sa kama, napalapat ng konti eh. So, medyo sorry na late, pero I'm here. Hi Giselle. Doc Mike, hello. G, di ba tinatanong mo last time kung kasi si Giselle, ang apelido talaga niya is Del Rosario. Okay. Mm-hmm. Ang Del Rosario ko is sa, of course, tatay ko, hello. Ang ako naman kasi sa mami ko, di ba? Ang Del Rosario is ano, sa ano ka, anong saan ang Del Rosario mo, Giselle? Cavite, sir. Cavite po. Okay. Huwag mo akong pinupo. Magkasagdag lang tayong dalawa. Huwag, sir. Reggie lang, okay na. Cavite. Okay. It's funny because ang Del Rosario ko is Manila kami. Actually, Bulacan. Pero my mom is originally from Cavite. Imus naman kami. Ah,
Okay. Pero yung side namin ng Cavite is Bautista. Oh, okay. Oh, malaki ang Cavite. Bautista is like Ramon, Senator Ramon. Yes. Julia. We are somewhat related to them. Okay. Pero yeah. alam ko medyo malayo, pero so, it's between somewhat mga related. Oo, pero hindi, it's with my grandpa and Ramon Revilla Sr. Something like that. Ah, wala ka sa lolo ko. Ang lolo ko. Wala ka sa lolo ko, Doc Mike. So, what did I miss? Actually, ang na-miss mo, G, actually, wala naman talaga. So, hindi. Si Giselle, Jevy, thank you very much for watching from Bacor. Si Jevy, classmate din natin yan, di ba? Giselle? Jevy, baka naging, hindi ko yata siya naging classmate or baka naiba yung pangalan niya, Jevy. Atawa ni Bullet. Ah, okay. Parang kilala ko si Bullet, pero parang. Yeah. Well, anyway, G, ang college siya sa college or high school, yeah, sa Perks. Sa Perpetual. College. PT. Classmate ko siya ng PT. Well, anyway, napag-usapan namin kanina, G, yung, you know, obviously, yung college life, kung saan siya na rotate. Kasi during internship namin, yung fifth year, may mga pinupuntahan kami at iba't ibang mga hospital or clinics. Uh-huh. Tapos every clinic na mapupuntahan mo, meron kang specific experience doon pang internship mo. So, yun, we're just reminiscing it. So, yan. Oh, so I thought, nung nag-chat-chat tayo, akala ko si Giselle, tigilan mo ako, Mike Tabo, yan ka na naman eh. Akala ko si Giselle, high school. Na ano. Hindi talaga yan nag-high school, from elementary, diretso sa college, ganun katalino yan. Parang ikaw, bigat! Ang bigat! Hindi, taga-Cavite kasi ako, Reggie. So, college na kami naging mag-classmate ni ano. Okay. Kasi nung sinabi mong 1999, kasi umalis na ako ng Pilipinas 1998 eh. So, sabi ko nga kay Doc Mike, I mean, inaano ko nga na baka hindi ko kakilala, pero hindi alilalo college pala. Pero nag-college din naman ako sa Perps. Pero what? Mass communication ako eh. Pero nga, yun, umalis ako lang 99. Ay, lang 98 pala. So, probably, hindi ko na, no? Pero I know, Doc. Kailangan nagpunta kayo dyan. Giselle, si Reggie, siya yung cheerleader dyan sa NCAA. Sila nila, Rochelle Barameda. Oh, yeah. Wow. Yan yung doon grupo nila. Yung mga sikat. Yan. Pero, no, baka isipin naman yung Giselle, Doc. Okay lang kung ano. Yan, Giselle, doon. So, artistahin. Artistahin talaga yan. Sige, huwag kayo naniniwala kay Mike Tabo. Napapatawa na naman yan. Hi, Joanna. Mike. Joanna, asawa ni Vic. Yan, nandito yan sa Maryland. Hi, Vic. Hi, Joanna. Yan. Oh, mga ano pala, mga friends. Hi, Joanna, good morning sa'yo. Perlas. Di ba Perlas ang tawag sa Perpetual Las Piñas, G? Yes, pag ano? Pag-update tayo, ayan na yung mga taga-Perlas. Perlas ang tawag sa Perpetual Las Piñas. Dati. Ang alam ko. Perlas. Yan. Perlas meaning? Perpetual Las Piñas. Oh. Tapos pagka-Perpetual din yan, tamo, may bago tayong na-discover, Perlas. Mm-hmm. Pag-Perpetual din yan. Wala yata ang tawag ang Perpetual din yan. Ano lang, Las Piñas lang. Perpetual Manila. Pwede rin Perlag, kasi Laguna, di ba? So, Perpetual Laguna lang sabihin yan sa Laguna. Perlag. Perlag. Mm-hmm. Perlag. Pwede rin yun. Di ba? Ay, maganda, Perlas ng Silangan talaga, di ba? Yes, kabatch namin si Helen. May nag-comment. Hi. Ryan Montoya, good morning. Hello. Kamusta ka, Ray? Matindi talaga si Ryan eh. Kinokopyahan ko yan noon eh. No, alo, si Ryan, I know, suki ko yan. I love Ryan. Wala akong ano dyan. May tindahan ka ba nun din? Hindi, wag. Walang utas na, wala akong pera. So Giselle, you said up north ka, di ba? Sa up north? Yes, sa Pittsburgh, 45 minutes sa San Francisco.
Oh, kasi pag andyan ako, ang usualing spot ko lang is around Milpitas, South San Francisco. Hanggang dun lang ako sa usually basta dun lang ako, hindi ako medyo tumataas pa, pero I'm planning na talagang umakyat pa pataas. Patagal ka na rin ba? Kailan ka pa na dito? California 2012, pero Florida 2008, 9. Yeah. Oh, Florida ka din. That's nice. Years before nag-move dito. So, G, okay. Meron siyang home health dyan. Meron siyang, she works at the hospital sa Kaiser. Tapos she owns and operates a home health agency. Giselle, ilan ng agency mo dyan? Dalawa, tatlo, apat, lima? Bali, yung company is like, may dalawa na ngayon existing sa dalawang counties. Tapos meron pang binubuksan third sa San Francisco area. So ilan ng total employees mo dyan? Meron na pala ako. Pwede na pala ako mag-apply kay Giselle niyan. Pwede. Ang tanong ko tatanggapin. No, pwede ba admin? Pwede akong admin. Pwede akong tagalinis. Walang problema. Wow. Mag-apply ako. Andito kami sa North nga lang, Reggie. O, oh, diba? Sabagay, sumayag kayo. Oo. Nasayag kami. Kayang-kaya ni Reggie lahat. Kahit sumayaw, kaya pa niyan, G. Kahit, document, hindi ko niya kaya. Tanda na ako. Hindi na kayang tumumbling. Hindi ko na kayang tumabling, hindi ko na kayang anda na ako. Oh, yo. Hello daw. Hello Bullet. Kumusta Bullet? Barkado kayan si Bullet sa Perpetual din. Hmm. Natatandaan mo si Ma'am Mahiliano? Ma'am Mahiliano, yes. How are you, Ma'am Mahiliano? Nalalabas ako lagi niyan. Mahiliano. Teacher namin siya, G, sa college. Yes. I think history ang tinuturo niya noon eh. Lagi akong pinalalaman. Kamusta po? Maingay kasi daw kayo, ako. Kasi kayo, Doc Mike, di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ako lumilevel sa may mga utak eh. Alam mo naman ako, pang masa ako. Ay, nako. Masa lang ako eh. Hindi ako ano. Pero nag-perps ako, hanggang 98 nga lang, talaga hindi ako nakagraduate. Kasi umalis ka na, G, ano? Oo, umalis na kasi American ako. Dream ka naman. Hey, si Mr. Morada pala to. Sir, good morning. Yes. Giselle, si Mr. Morada, teacher naman namin sa high school yan. Hi, sir. Oo. Saan yan? Alam mo si Mr. Morada, retailing. Sir, regards sa yung 25, ma'am. Good morning sa inyo, sir. Retailing, oo, tama. Retailing and the blackboard building. Tsaka yung kasi, ano? Sinisira ni sir. Tsaka ano, batuhan lang ano, ng armchair. Oh, so retailing, blackboard building, and how to throw a chair properly. Pero gusto ko ang style ni Mr. Murad na pagtuturo yan. Matindi yan si sir. Ano? Alam mo, kanina pinag-usapan namin, G, kung paano yung teacher na gusto mong attendan. Eh. Yan yung isa sa mga teacher na gusto mong attendan si Mr. Morada. He's one of the good ones, actually. Si sir? The teacher. Pero, siyempre, di ba maaalis yung pagka-stricto ni si sir. So, ganun lang. Oh, Giselle, tawag ito. Again, can you share yung business mo ulit dyan sa California and everything like that? So again, sa mga taga Northern California po, we are at home healthcare team. Dito po sa, ito po yung aming brochure, ayan po yung aking SOC packet. So, at home healthcare team East Bay LLC, we are located 1875 Olympic Boulevard, Suite 201, Walnut Creek, California. Tapos po ang aming telephone number, if you want to call us, it's 925-448-2177. Ayan. So, we're catering Medicare patients po sa mga pasyente or sa mga... Catering, ano, may pagkain din. Joke lang. Sa mga pasyente po ninyo or mga kamag-anak po ninyo na nangangailangan ng home health physical therapy, home health RN, occupational therapy, medical social worker, speech therapy, and home health aid. Ayan na po, lahat-lahat na po. Ayan, andito po kami to serve Northern California. Ayan. Wow. So you have nursing, you got therapy. Nag-cater din sa mga taong may diferensya dito, katulad ko. Yeah. Mm-hmm.
Yeah. Meron ba? Pwede yung labasan. Pwede yung mga sinto-sinto. Ako yun yeah. Eh. Pwede ba? Pag-travel na ako dun. Actually, yeah, they can do that too. They can refer you to the occupational therapist. Magugulat ka, one of these days may darating na pagumukha ako doon. Baka magpa-therapy na rin ako sa inyo. Yan. Giselle, I know you're, sabi mo kanina, you're gonna go to work. Again, thank you very much for coming over. Appreciate you. Of course. Any last parting? It's too short, ah. Sorry. Okay. It's too short, pero it was nice having you here. Thank you sa pag-share ng business mo, and I wish you all the best. Sana, I mean, if anything, kung makakatulong ako, meron tayong chat. If, ano, pwede akong tumulong, kung kaya mo ipapano, ano ko dito, ipopost or anything. Kung ano pwede kong gawin, just let me know. Mag-message ka lang sa akin. Thank you, cousin. Ayan, diba? Ayun, pinsan. Oo, may pinsan pa. Doc Mike, pinsan ko na to, Doc Mike, kasi baka pwedeng utangan to. Alam mo naman tayo. Talaga. Talagang, ano, diba? Alam mo yan, yan ang unang, kasi speed dial ko yan. Oo, but seriously, Giselle, pag anything, kung may kailangan ka na pwedeng, yan, sa business mo, or contacts or anything, kung ano pwede kong matulong, let me know. Kung gusto mo, i-add mo, medyo yung pangalan ko kasi baliktad lang, pero makikita mo na lang yun doon, i-add mo na lang ako. Sige, thank you, Reggie. Okay, pinsan. So, yeah, it's a short, but nice talking to you. Late ka na dumating. Kasi alam ko, maaga pa sa atin eh. Maaga pa nga. Medyo napasarap nga yung lapat ng katok ano, sa kama eh. Talagang inantok ako eh. Pero thank you. It was nice having you here. Salamat right. And good luck sa ano nyo, sa YouTube channel nyo. Keep inspiring people. Kasi, yeah. So, final words, Mike, you were asking me. Yeah, thank you for, yeah, I want to tell you, Mike, kung hindi ka aware, you were one of my inspiration coming here. Kasi ikaw nga yung nagbigay sa akin ng first opportunity na mag-work or balikan ang profession ko dito sa Amerika. You inspired me. Kala mo lang, simpleng email lang yon, or sabi mo, pinagkakitaan mo pa ako doon. But you changed my life. You helped me reach my dream coming here to the US by sending that small email or short email na naging daan para ma-inspire ako pumunta dito. And just to let you know, yung short email mo na yon was shared to other batches natin na marami ring nakarating dahil doon sa unang binigay mo sa aking email, then I've forwarded it to other people as well. So, parang sabi mo nga, parang is it like pay it forward, tapos parang domino reaction siya. So, when you inspire one, you inspire a lot more nang hindi mo nalalaman. So, keep inspiring everyone. That's our goal. And that's how and what we are. Dapat iwasan na natin yung sabi niya, like yung mentality, di ba? And siraan, but let's inspire one another because I think yung success ng isa will be our group success, especially yung batch natin, batch 1999. I'm very proud of our batch, UPHR, Physical Therapy 1999. So, yeah, sana matuloy yung reunion natin soon after COVID. Ayan. Wow. Well, thank you very much, Giselle. I appreciate you. G, wag ka muna alis, ha? Tutuloy natin. Thank you very much, Giselle. I like what Giselle said, my friends. You know, you'll just never know. You know, yung ripple effect of whatever you're doing. It goes both ways. Whether you say a positive thing, magkakaroon ng positive ripple effect. Same thing with the negative thing. If you say a negative word, magiging negative effect yan. What your words are very powerful, ladies and gentlemen. If you just like a seed, you know, nagtanim ka ng apple seed, what do you get? Apple tree, apple fruit. Orange seed, what do you get? Orange tree, orange fruit. And same thing with the words that comes out of your mouth. You plant a positive word dun sa tao na yun. Well, guess what? It's gonna magiging positive tree and a positive fruit. And guess what? You get a positive results in your life. Lalong-lalo na sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na sa mga nakakasalamuha mo, and most especially, pati sa mga anak at kapamilya mo. Alright, again, thank you very much, Giselle. G, huwag ka muna alis, ha? Tutuloy natin. Yeah, I'm here. I know. Giselle, thank you. Good luck sa'yo, and all the best. Again, pag may kailangan ka, message ka lang, and it's good to know na na-inspire ka ni Doc Mike. Palagang inspiring talaga siya.
he was one of my pushers at that time. yeah. Walang ano, tsaka talagang yung ano talaga, it's good na we have Doc Mike. Yeah, until now, he's still inspiring me and he's still pushing me to become the better version of me. I think that's good. And then I like when you said the word pay it forward. It's true. Talagang... So, pay niyo sa akin. Bayad niyo muna sa akin, so. Walang pay it forward. Yeah, but it was nice having you. Thank you, Gisela. Thank you. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Ano oras ng trabaho mo, Giselle? As 8? 8 o'clock. Sipag naman but itong babae ko. Thank you for your time and for everyone who's watching. Have a good morning from San Francisco. Ang babaeng walang pahinga. Ladies and gentlemen, thank you very much, Giselle. Alam niyo, umattend din yan si Giselle ng klasiko. She's one of the best students that I have this CEU class that I taught. And then she's also implementing it. So she's taking action doon sa mga bagay-bagay na ibinigay ko at itinuro ko sa kanya. So, that's very important. You get a good friend, a good coach, and you also take action. And she took action. Now, tignan niyo naman kung nasana siya ngayon. Giselle, thank you very much. Uy, Reggie is organizing yung parang reunion dyan ng batch namin, 94, dyan sa Las Vegas. Baka pwede natin incorporate yun, Giselle, sa atin. Para isang batch sa atin. November 5, 6, 7, and 8. Oo nga, eh. Las Vegas yan, di ba? Kaso, yeah, we'll try sa ating college department. Pero pag hindi, we can organize another one. Yeah. Oo. Kasi so, November na eh, baka, you know. But, you know, I wish maraming maka-attend dyan. Pwede rin ako sumali sa inyo. Sakali. Oh, Reggie, ano naman yan si Reggie? Very flexible. Pwede naman ako, pwede ako manggulo. Makikipiki na rin ako. Pero you know what? It's okay. Marami, pwede ako dyan. Marami na bang a-attend sa inyo sa high school? Good luck. Well, so far, medyo okay na. Medyo okay na. Kasi I have 20 people na I invited. So, we'll see. May mga 11 eh. So, sana. Keeping my fingers crossed. Si Mike pa pumunta, syempre si Mike. Yung kay Mike medyo nililigawan ko siya sa part na yun. Inaantay ko pa rin yung matamis niyang oo. Naantay pa namin yung matamis na oo ng asawa ko, Giselle. Alam mo naman ako. Yan eh, busy kasi. Ka-open. Kaya nga eh. Kaya nga. O Giselle, kumusta daw? Sabi ni Teresa. Oh, si Teresa. Hi, Teresa! Malapit na tayo magkita-kita. Ituloy na natin ang ating reunion. Ha, Mike? Sige, good luck to both of you. Enjoy the rest of the... Giselle, thank you. Thank you. Yeah. Okay, yeah. Kamalang, Reggie, ah. Thank you, Giselle. We'll be back in a few minutes. Ayan, welcome back, Reggie. Anong pinag-aabala mo? Bakit tinanghali ka na? Hindi. Actually, kagabi naman talaga yun sa inyo. Ano ba naman? Alas 6? Kagabi lumabas ako nakapag-dinner ako sa mga kaibigan ko. Tapos nakasarap ang kwentuhan. We ended up na nag-alisan kami, naghiwalay-hiwalay kami mga bandang alauna na ng umaga. Wow. Kaya buti kaya pa ng katawan mo, ha? Kaya ko, kaya nga, di ba nung nag-chat ka, hindi ako gano'n makapag-reply, nasa labas ako noon. Pero, nakaabot ako, Doc Mike, ha? Nakaabot ako. Oo nga, matindi. Ako eh, gabi na rin ako, ano, kasi yung mga anak ko eh, meron silang band, yung pang dalawang... Sabi mo nga yung band mo, Band sila, tapos sa... parang alas 12 na nakauwi yung dalawa kong pangamalaki. So, inantay ko pa. Tapos, bantay ka sa baba, alam mo yun. So, ganun talaga. Alam ko na ngayon ang feeling ng nanay at tatay ko. Pagkagabi ka umuwi no, di ba? Kaya lang. Kasi nag-aalala ka, di ba? Kasi mga anak hindi pa nauwi. Di ba?
Ay, nako. So, saan ka naman pumunta agabi? Malapit lang dito lang sa may amin. Hindi naman ako ganun lumalayo eh. Just ano parang gusto lang namin lumabas muna, Doc Mike. Dinner lang naman 'yun sa bahay ng mga barkada ko. Kaya umuwi lang ako. Nag-dila ako ng konti para maiba-iba naman, lagi na sa bahay na lang eh. Correct, correct. Eh teka, tapos, Mike, since we're here, yung sinabi ko about to sa PowerPoint natin. That's it. We're done. Kakausabi ko na yung staff mo, ipapa-finalize ko sa kanila. So, yung sa mga hindi nagpasa, sorry, tapos na po. Okay lang yun. Yeah, that's good. Yeah. It's not life or death. So, yeah. I know, pero ano, we still, I mean, kung ano, tatry ko pa rin mangulit sa kanila yung mga wala pa, probably kasi nag-ano na naman sa akin yung si Mrs. Desquest na kung ano na nangyayari sa atin. So, I told her na we're working on it, pero we'll go from there. But try ko pa rin mangulit. And then, speaking of sa ganyan, yung pinaplano kong reunion, may nagtanong kasi merong lilipad from North Carolina, yung Kilo sisters. Tinatanong nila kung ano na ba, kung ano na nangyari. Good morning, Christine. Sabi ko sa kanila na we're just waiting for ano sa iba kasi nag-aantay pa ako ng sagot. So far nakapag-usap na kami ni Idol Major Sergeant Ryan Bartolome. So si Ray, it's a go for him. Tapos si Primo, I talked to him, it's a go for him. Pero most likely before itong end of the month or mga ano na September, i-ano ko na siya. Para sigurado na para ano. Roger, yung sa PPT, saglit lang, wait lang. Hindi pa tapos yung study doc, Mike. May papaayos, may papa-edit pa. Then ipapadala na lang namin sa inyo. So yun. Yung sa reunion naman, we'll see. Kasi nag-aantay pa ako ng sagot, Doc Mike. Ikaw, inaantay pa rin kita, Doc Mike, eh. Oo nga, inaantay ko pa rin. Matamis na ako ng asawa ko. Kung pwede kong kasabi si Mrs. Chua, kasabi ko si Mrs. Chua. Pero, Doc Mike, wait. Kung napansin mo, dun sa chat natin, nag-offer si Katrina Ronquillo sa North Carolina. Yeah, her place is open for that. Pero sinabi ko kay Kay na it could be some other time na lang. Kasi parang feeling ko yung iba nakaano na sa Vegas eh. Nakaset na for Vegas. Mindset na lang sa Vegas na. Tapos, pinag-usapan din namin ni Ryan, pwede rin si Ryan. Kaya sabi ko, pag na-okay itong Vegas natin, I could still encourage somebody else. Probably next year, gawin natin doon. Kasi I think na mukhang lahat naman, ano eh, tsaka okay naman kay Kay eh, na doon tayo pumunta sa kanila. At least, Doc Mike, hindi malayo sa'yo, I think. Regardless, lilipad din pagka ganun, pagka yung, not unless kung talagang Nashville o ano. Akala ko ba, Doc Mike, you can drive it at least 2 hours? Ah, North Carolina? Malayo yun. Sa akin. Malayo kasi na. West ako ng ano eh. West ako ng Tennessee. Northwest ako ng Tennessee. But you cannot drive it, right? Pwede yung i-drive? Pwede yung i-drive, yeah. Pwede yung i-drive. O, yung sample daw ng PowerPoint. Uy, Roger, meron pa ako. Hindi ko pa i-email mo nga yung ano, pre, yung video para ma-show ko dito sa ano natin. Email. Yeah, Roger. Okay mo lang. Meron pa akong pinapa-edit, Roger. Medyo meron ng akong papaayos doon. And then, papakita namin sa inyo. Oh, thank you din, Giselle. It was nice seeing you. Pinsan ko pala siya. No? Tsaka pinsan tano, pala kami dalawa. Baka pinsan ko na rin yan. May tan akong mga kamag-anak eh. Eh, di lahat tayo pinsan, Doc Mike, para wala nang problema. Pwede nang utangan pagka. Kaya ano, pero Doc Mike, kabatch mo siya, college na. Yeah. Mm-hmm. Kasi akala ko high school siya, gumraduate in 1999. Ah, hindi ko.
Alam mo naman, Doc Mike, minsan yung pagka-slow na ako, pero at least nalilinawanagan ako. Kaya yeah, ano. Yeah. Tapos wala pa tayong trabaho ngayon or your ano? Ako? Meron kang sa hub mo ngayon? Gawa muna ng mga papeles. Ano mo yung bayad? Gawa ng papeles dito. Tayong papeles? Eh, sa, Doc Mike, ano? Ako yung pinapansin yung mga ganyang papel-papel na yan. Kung pwede ka lang mag-disappear. Hindi ko mawabayaran kung hindi ko magagawa yung papeles. Kaya nga. Pucha, ito na. Don't talk to me about yeah. Bios, Doc Mike. Ako, sakit sa ulo yan. So yeah, sakit kailangan akong gumawa nun para ma-submit namin sa insurance agad. Para mabayaran kami. Mike, kamusta naman yung ating business? Okay busy. Naman tayo. Oh, which is good. Yeah, we finally, you know, we ran Facebook ads. Babayad kami para magkaroon ng Facebook ads. Alam mo, di ba to? Parang 2 weeks pa lang kami nag-open. Uh-huh. Siguro, 50 plus something na kaming ano, nagpa-schedule. So, super busy na ako ngayon. Sa, may mga tao ka na, Doc Mike? All, mas 16 kami, including me and my wife. Na employees. O, kasama rin po si Mrs. Chua. Oo, siya yung... Pwede na ba ako, pwede na ba ako lumipad dyan? Mag-start na ako sa ano? Paglilinis na ako. Pwede. Kailangan namin ng admin assistant doon. Oo. Akong bahala sa mga tao doon. Sasayawan ko yung mga yun. Yan, yan. Actually, kailangan ko ng instructor na magtuturo ng mga class. Talaga, Doc Mike? Oo, kasi ako nagtuturo eh. So, ginagawa namin noon, doon lang kami sa mga retirement homes, ano? Doon kami nagdagawa kami ng therapy doon. So, sabi ko, sige na, mag-open na nga tayo ng outpatient. So, may outpatient na kami. So, meron kaming 4 na retirement homes na pinupuntahan. Doon kami nagte-therapy. Pero, Doc Mike, yung hub na ginawa mo, ano yun? They just visit right there? Doon lang sila nagte-therapy doon sa hub mo? So, yeah. Pero, hindi sila naka-stay in doon. Hindi. Outpatient. Yung mga retirement homes and assisted living, yun, doon sila nakatira. Pero doon ka nagpupunta? Yeah, doon kami pupunta. May kaming ano, maliit na parang pwesto doon sa loob. Okay. Okay. Tapos nagpapaterapi kami doon, nagpapag-group exercise kami. Yung group exercise, kadalasan sa dining room lang. So pretty much lahat yun all about physical therapy? Hindi naman. I mean, we do the group exercise. Hindi man physical therapy, more like a wellness. So nagpapa-exercise ako. Exercise, you know. Nakikita ko naman yung mga videos mo. Yeah, well, okay, that's good. So, Doc Mike, ano yan? Majority yung mga seniors, right? Kasi yun ang target ninyo. Correct. Mm-hmm. So, mga senior. Much, meron na silang activity sa loob para di sila maboard. Kaya nandun kayo, di ba? Yeah. Tama ba? So, may activity dun sa loob. Tapos we coordinate dun sa activity department. Sabihin namin, baka gusto nyo magpa-exercise. So, tulong na rin sa kanila yon. Alam mo kung sino ba gumagawa niya dito kabatch natin? Si Joy Lagunay. Really? Yeah. Alam ko meron siyang facility na she works. Mm-hmm. Nakikita ko rin sa kanya sa mga post niya na meron yung mga ganung group na exercise nila. And then nakikita ko si Joy, meron din siyang part na meron silang ano, Doc Mike, para silang may activity lang na nagbibingo sila. Yeah, naglalaro sila something. Ganun na ginagawa ni Joy. Yan, activity 'yon, activity department 'yon. Napakaganda ng it's a ministry, G. It's a ministry. Sabi ko nga kami ni Mrs. That's really our niche, you know. You get to enjoy yung time with the geriatrics. Nakakasama mo sila. You get to encourage them. Yung iba, syempre, they're at the end of life. So I think ako pwede lang ako sa ganyan without me having any certificate. Yung pangguro lang ako, Doc Mike. Pang-entertain lang ako. Yeah, hindi mo naman kailangan talaga ng certificate. I mean, kung gusto mo, if you want to be a certified, yung recreational therapist talaga. Yun, mga bachelor's and master's degree yun. But you really don't have to. Kasi kadalasan yung mga hinahire nila doon sa activities are mga natitrain din on the job training. Oh, okay. Mm-hmm. So kahit may
kahit na ano, certification lang po pwede na kahit wala akong background or any major whatever that is na ano? Pagka magiging director ka, yun. Pero pagka yung oh. yung activity, ano ka lang, activity assistant. In my case, halimbawa lang na I decided na, oh Doc Mike, I wanted to be part of your group. Ano yun, magpapa-certify lang ako as a yeah. recreational person and then we'll go from there, ganon? Yeah, dun sa, it's not a franchise, but it's a license that we bought. Yun, kailangan ma-license ka dun sa tao na yun. Dun sa Fairham Fitness. Oh, just like, kailangan ma-license sa'yo. Yeah, mm-hmm. To practice dun sa akin. So it's like a personal training certificate. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos sa yun bali ang specific mo personal training ka under that certification. Pero Doc Mike, yung maginagawa mo pwede rin sa bata. Well, technically yeah. Mm-hmm. The goal do sa business namin after itong Jerry Hub, mag-o-open kami para sa anak ko naman, ang tawag eh Kids Hub para sa mga bata naman. Ayun yung para ba mga after school program, Doc Mike? Pwede. Is that how it is? Pero mangyayari, okay. Parang laruan lang siya. Yeah. Hindi after school, kasi ibang license yun eh. Pagka ginawa mo yung license na yun, magiging... Oh, just like yung isa sa mga colleagues mo, in-interview mo, na meron silang parang gym sa mga bata. Yun. So, yeah. Okay. So, speaking of that, ipakita nga natin yung isang assisted living na pinupuntahan ko. Actually, nasa commercial nila ako eh. So, ito yung assisted. Yeah, binidyo nila ako doon sa ano nila. Eh, pakita ko lang. Sa kanilang palang mode. Y'all, it's safe and we're still having fun here at the Cade Center. Call and schedule your virtual tour today. Yun. Kung nakita mo, my one second of fame. Kitang-kita ka doon, Mike. Oo, kitang-kita, di ba? Ikaw yun. We won't miss you. Speaking of commercials like that, nakita mo ba yung pinost ko dito sa page natin? Si Rani? Ay, oo. Rani ka doon sa Rani, ano? Di ba? Ang bigat ni Rani Boy, di ba? Kaka-proud, ano? That's his second time na doon sa ano na yun. sa what do you call this, do sa probinsyano. That's his second time. Akala ko ba pinatay na siya o naulit lang uli yun? No, I think ang sabi niya sa akin na nagkausap yung dalawa, natawagan siya ulit. Ay! Natawagan siya ulit. Hanip si Rani Boy, ano? Doc Mike, mukha kasi ka talagang kontrabida eh, no? Kontrabida ba siya doon? No. I think doon sa pinost kong video, para siyang what the director of that place na siya yung kumausap dun sa main character na in-entertain lang niya about dun sa place na inano nila. Matindi talaga. Yeah, I think meron pang mga commercial si Rani kaya matindi talaga si Caldo. Oo. May kasi commercial pa yan. May smart. Diba? Jollibee. Meron na rin siya sa Jollibee. Uh-huh. Alam meron ko meron siya sa amin na Unilab eh. Yung feed ng ano sa yung feed ng mga ano ng mga domestic animals. Produkto namin yun sa Unilab noon eh, Univet sa Univet division. Oh, bigat nga ni Rani Boy. At hindi yun si Rani. Oo. May asawa na ba siya? Yeah. I forgot what her name is and she has a daughter. I mean, wow. He has a daughter. I'm sorry. Mm-hmm. Isang babae ano. Alam ko isang nga tayong anak niya eh, babae. Yeah, isa lang ata ang anak ni Rani. I'm not sure. Kasi na yung classmate si ano, si Rani. Si Rani hindi ko siya naging classmate. Alam mo naman ako Doc Mike. Hindi pero siyempre classmate siya. Classmate ko siya noon eh. Moonstone. Ito pa sa kanon Doc Mike. Eh. Ah, topa ka noon. Hindi. Oo. O port industry. Sincerity ako. Eh bakit kakilala ko si Rani? Doc Mike, kalat nga ako. Moonstone at saka industry. Kalat nga ako, sabog-sabog nga ako. Sabog-sabog ka naman lagi. Good morning. Alam mo naman ako, pero nag-uusap nga kami kahapon ni Ryan Bartolome. Sabi ko sa kanya, Ryan, sabi ko, hindi ko rin yung ina-expect na dito pa tayo mag-uusap ng dahil di ba nga nung high school yan.
ano nga, hindi nga namamansin. Tapos sinabi niya sa akin, marami lang kasabing suplado ko. Sabi ko, Ray. Ikaw o si... Si Ryan, sinasabi niya sa akin, marami lang, meron daw nagkasabing suplado siya. Sabi ko, kasi Ryan, approachable eh, mukha talaga suplado. Pogi kasi. Pag pogi na matangkad, mahirap talaga yon. Kaya nga. Kaya nga, ano? Alam mo, nakakatawa si Rochelle, sinishare lagi yung video ko. Rochelle? Rochelle Barameda. Ikaw okay, naman. Pareho kayo yung business people, Doc Mike, eh. Alam ni... Moonstone man. Oo na, Michael Tabu, yan pala naman. Dahil mo na namang ano, eh. Ano sabi? Magka-classmate nga daw talaga. Mo. Kayo naman tatalino. Yeah, at least malaki-laki na yung sulat. Dati maliit, eh. Hindi ko makita, eh. Kayo naman tatalino. Sige na, Tabu. Kayo na, sige. Kayo naman tatalino. Kayo na lahat. Kayo na. Ay. Oo, Moon. Sinong tawag ito? Advisor natin nun? So, hindi tayo magka-classmate, G? First year lang, Doc Mike. First year. Eh, second year? Ano section mo? Yakal, ata. Classmate kita. Tayong dalawa. Yakal din ako. So, talaga magkakilala pala talaga tayo. Oo. Di ba sabi ko nga sa'yo, Doc Mike, sino mag-aakala nga? Ikaw nga yung may dadala laging panyo tsaka ano, ilampin eh. Napawisin tama. Nga. Tama. Tama. Ay, nako. Ay, nako. Pawisin na, ewan ko. Na ano, may mga nanonood pa sa atin, Doc Mike? Meron ba tayong mga viewers? Ang dami. Besides, kanina, nasa 30. Ngayon, 11 na lang kasi wala na si Giselle. Wala na si Giselle. Iba talaga yung hatak. Iba yung hatak ni Giselle, eh, no? Iba pag kami babae. Next time, maghanap tayo ng babae. Oy! Oo, oh, iba pag may asim. ano, Doc Mike, on a serious note, magkocondolence ako kay Dinel. I think a family oo, member. Oo nga pala. Sino yun? So, kamag-anak ba niya yun? So, Dinel, ano, if you're here or kung mapapalad may replay, our condolences. Yung, I think, brother ni Dinel ang namatay. Ah! Brother ni Dinel. He was very distraught kaya hindi ko siya ganang iniistorbo. Pero through this, sending our sincere condolences, Dinel. So, ano to? Younger brother niya? Ha? Younger brother? Brother niya. Alam ko younger, Doc Mike eh. Mm-hmm. Alam mo, Doc Mike, yun na nakakatakot ngayon. Lahat na nababalitaan ko, ang daming namamatay sa COVID. Eh, mga... In the past few days, wala na ako narinig kundi may namatay si Rito. Somebody died here, ganyan-ganyan. Mima, ibalik ka COVID. I mean, I'm really sorry hearing those stories. Kasi kaya nga, minsan talaga nag-ano. Nag-reach out ako kay Dinel. Pero, I think he's really, ano, distraught nga. Kaya, Dines, if you gonna watch this replay, or if you're here right now, I'm sending my sincere condolences. Talaga nakakatakot na, Doc Mikey. Nakakatakot na. Dito din, it's very alarming. Dito sa Tennessee, mababa yung vaccination rate namin dito eh. Ano, kung ano na eh. Pero sa hospital na sinusundan ko na page nila. Speaking of vaccination sa ano, sa Monday, yun na yung ano ko. Second dose ko sa Monday. That's good. Busy, mga kakilala kong may-ari ng mga clinic, mga primary care clinic, they are overwhelmed, G. Talaga. Ano, pagod na talagang so, mga, tapos yung mga pasyente, syempre yung mga pasyente, ano din sila, they're stressed out. So nagla-lash out sila doon sa mga nurses ng mga clinic. So nag-aaway-away sila. Eh. It's just, tapos surprisingly, I just read na kailangan ng nurses ngayon dito. Yeah, kailangan talaga natin ng tulong. Kasi masyado ng madami yung tapos, cases. With the Afghan refugees, yung pang inaano ngayon dito, I don't know, ang gulo, tapos yung brush fire sa Nevada, meron din brush fire dito sa California, nakakaano na, minsan ayoko na marunod ng news, Doc Mike, nakakapraning na. Alam mo, sa totoo lang, I don't watch any news. I mean, as much as possible, I don't.
Pero usually, isa sa pagpapaantok ko pag bago ako matulog, nagbabrowse ako. Mm-hmm. Tapos, minsan, si Erwin Piñaflor, na talagang masyadong active, kung ano-ano pinagpo-post, hindi mo can help it to read it. Pero on a good note, marami rin naman marami rin inspiring memes si ano si Erwin, which is good. Pero minsan talaga, Doc Mike, nakakapanghina pag nagbabasa ka ng mga ganong story. Yun lang story sa Afghanistan, sa mga refugees on how they handle it there. Yung binabato na lang yung anak doon sa aeroplano. Literally, Doc Mike, binabato na lang nila yung mga bata. Nakita ko nga yung news na yun. It's just so sad na we're going through this. Tapos, with COVID and everything, tapos yung Delta raw, it's rising up. Tsaka, alam mo yun, talaga sa mga taga-Pilipinas, guys, talagang mag-ingat talaga kayo, please, doble ingat. I just found out, I have a very good friend na nagka-COVID. Almost a month na hindi pa rin nakaalis ang symptoms niya. Mm-hmm. One thing I could share, G, is always remember, you know, you got to control the controllables. You know, make sure you control what you can control. The things that you can't control, you just pray over them and then you give it to God. Katulad nung, my wife, she prays over yung mga tao sa Afghanistan, yung COVID and everything. But you got to make sure you control the controllables. What are the controllables that you can do? Yourself, your reaction to the situation, you know, you got to be proactive about it. You know, you stop being reactive on it. Second is yung sarili mo. How can you control yourself? Before you could control other people, you got to learn how to control yourself first. So yun ang pinaka-importante. That's why a lot of people are achieving burnout and, you know, nagkaroon sila ng mental illness kasi they're thinking about the things that they don't have control over it. So it's very important that you just control the controllables, my classmate. So worrying is just like a rocking chair. You know, you feel like you're moving, but you're not going anywhere. You know, so halimbawa, you know, kapitbahay mo o mga situation outside, yun, hindi mo talaga maano. Pero ikaw, us, you know, you, me, Reggie, mga natawag sa Pilipinas, you know, learn to control what you can control and then let go of the things that you can't. So that's very important, right, G? On that note, Doc Mike. Yeah. I need to talk to you privately on that part right there. I mean, I probably have to talk to you one of these days and we will have a talk on that part. Kasi minsan din talaga, ma-burnout ka rin talaga, Doc Mike. That's very important. You know, mental health is very important. Yeah. So, kaya dahil sa parting yan, I mean, tatawagan kita. You know what? Sa mga nanonood, meron pa atang 10 nanonood. Yeah, itong ginagawa namin ni Reggie, this is for our mental health. It's a therapy for me sometimes. Talk to Reggie like this, makes me feel good. So it's very important. Mm-hmm. So, going back on Reggie, let's go on a serious note. You will go through those different stages called the Kubler-Ross stages of grief, okay? So let me just highlight my thing. You'll go to a Kubler-Ross stages of grief. First stage is what you call the denial stage. You will deny that they can still do this and they can still do that and attempt to do what they used to do before when in fact you can't do it anymore. You know, denial yun. Oh, totoo ba nangyayari to? Nangyayari ba ito talaga? So yan ang first stage, okay? Next stage is what you call the anger stage. Why anger? Because you can't control the controllables. Nagagalit na ikaw, nagagalit na, naiinis ka na, hindi mo na magawa yung dati mong ginagawa. Bakit nangyayari ito sa buhay? So that's the anger stage, okay? Next stage is what you call the bargaining stage. They're gonna bargain with you, bargain with priest or God. Or, I mean, talagang bakit nangyayari ito? Magpapakabait ako ngayon para makuha ko ito in the future. Lord or God or whatever you're talking to or sa doktor mo o ano. You know what's the next stage? What you call the depression stage. Yung taong yun, madedepress. They don't want to do anything. They just want to stay in their room. You know, they attempt, you know, suicide. Doon na nagsisimula yung mental illness, yung depression. So, alam mo yung susunod na stage, mga classmate, is yung acceptance or recovery stage. Ngayon, kung ikaw ay clinically depressed, okay, if you're clinically depressed, okay, you got to do three things. Tatlong bagay.
in English ko lang, you know, Tinagalog ko lang. Three things. Kung talagang depressed ka, okay? Tatlong bagay. First is medication management. Okay? You gotta talk to your doctor. You gotta release certain gives you some certain medication to release certain hormones in your body. What are the hormones that you want to release? First is yung dopamine. Yung dopamine is yung another happy hormone. Pagka nanonood ka ng cellphone, naglalaro ka ng game or whatever, there's a dopamine release. In the 60s and the 70s, ang tawag nila sa mga na-high, anong tawag dun, G? Oh, I'm dope, man. So yun, yeah. you have to get those medications that will release your dopamine, okay? Next hormone that you want to release is yung oxytocin. Ano yung oxytocin? What does it sound like? Sounds like oxycodone. Oxycontin. Okay. So yung medication na yun to release yung certain hormone mo, oxytocin. Yung oxytocin na yun, that's the same hormone that you release when you're making love, you're having sex, you're hugging someone. That's the hormone. Kaya yung mga tao, they get addicted to that medication, oxycodone, kasi yun yung feeling ng highness eh. But if you love someone, if you're hugging someone, having sex with someone obviously that you love, you don't need that. Okay? Yep. Does that make sense? We're all mature people here. Yeah. Okay. The next hormone that you want to release is yung serotonin. Ano ba yung serotonin? It's another happy hormone. It's another medication na pwede kang magpatulog kasi kadalasan yung mga depressed na tao, hindi sila makatulog. Laging tumatakbo yung utak nila. Diba? Yep. So, serotonin. Ano pa yung medication that sounds like serotonin? Seroquel. It's an antidepressant that it releases serotonin in your body. Okay, last hormone that you want to release is yung endorphins. Ano yung endorphins? Endorphins, what does it sound like? Morphine. It's a pain medication or something to release yung endorphins mo. Yung endorphins, yung pampalakas mo, di ba? Kunyari, may nasusunog na bala. Like, oh, endorphins, right? Yeah. So it's very important. Yun, yung first thing that you need to do is medication management if you're clinically depressed, okay? So medication management. Next is, you know what? Next to some medication management is coaching and counseling. You need to talk to someone. That's why kami ni Reggie, ito, ginagawa namin. That's true. This is coaching and counseling. I enjoy talking to Reggie. Yeah. Why do you think I have a podcast twice a week talking to different business owners? Every Tuesday and Thursday, I do a podcast sa business ko, sa website ko. Why do you think I'm reaching out dun sa mga ibang doktor, sa community? Yes, it's a business thing for me to do. But actually, it's good for my mental health. You cannot do this by yourself, ladies and gentlemen, mga classmate. Kailangan mo ng kausap, coaching and counseling. Kung gusto mo ng coaching and counseling, magbayad sa akin, I don't mind. Okay, tawagan si Reggie. Coaching and counseling is very important. Okay? All right? Yeah. Because this is not just your problem. It could be a family problem too. Pagka wala kang tamang mental health, ang mangyayari, mag-aaway kayo ng asawa mo, mag-aaway kayo ng mga kapatid mo, kamag-anak mo. Yep. Pati pag si trabaho mo, magkaroon ka na rin ng problema. Kasi hindi mo mai-release yung mga problema sa buhay. Okay? So, number three. So, pinag-usapan natin, di ba? Depressed ka, tatlong bagay kailangan mong magawa. Medication management. Number two, coaching and counseling. You know what? The third one is therapeutic activities. Kailangan, you have to move. That's why sa mga nursing home or retirement home na pinupuntahan namin, meron nag-a-adjust ng medication nila. Meron silang coaching and counseling. Meron silang pare or priest or anything or pastor na kumakausap or social worker. And then therapeutic activities, yung therapy. That's where we come in. You have to move, ladies and gentlemen, mga classmate. Galaw-galaw din pag may time. Speaking of that, I need to exercise. So, yun. Yung pag nakuha mo yung tatlong yun, yun. Pag nakuha mo yung tatlong yun, medication management, coaching and counseling, yung therapeutic exercises or activities, then you go to the last stage, which is acceptance. Para makarecover ka doon sa pinagdadaanan mo ngayon. Does that make sense? Okay. Mabuhay ang moonstone, sabi ni... Oo, classmate namin si Ryan eh. I love Ryan. Isa siya sa mga ano ko. Pero yung sa therapeutic block, Mike, I mean, I have to admit, sa nangyayari ngayon, it does happen. Sa akin, kung sino man dyan, and I'm for sure, kung sino man lang nandito ngayon, they all go through that. Pero, all I can say is a therapeutic thing, music.
isa yan sa ano ko, sa pampatanggal ng stress ko pag ano sa pag sa utak mo. Tsaka minsan ang ginagawa ko, naglalaba ako, Doc Mike. Mhm. Naglalaba na lang ako. Kaya sometimes kung na pag mayroon ako mga ka-chat, makikita nila nasa labahan ako. Tapos na naglilinis ka na lang. Ganon lang. Kaya Doc Mike, we will have a private talk. Yeah, sige. Yeah. Pag kapag hindi ka busy. Kaya ayun. Eh, paano? Lagi akong busy. Oh, nag-resign na daw mga nurses sa St. Luke's. Na ano ko yan, kasi sa mga benefits ata ni rin, Doc Mike eh. Yung mga demands nila eh. Sa bagay, they do deserve it, Doc Mike, kasi ang dami nilang trabaho. Correct. Yeah. Ang dami nilang trabaho, nakakaano rin yung mga, pati rin naman dito eh, yung mga healthcare workers, they have their demands. Mm-hmm. Yan. Always without batchmate. Ayun nga, tama si Roger. Yung mga pwedeng kausapin, you know what? I'm here. I could actually really tell you something about it na ano, na ganyan, na pwede akong, sa pwede kong maitulog na kaya ko, I mean, I will. Yun lang ang ano lang. Kaya minsan, pag pera, ibang usapan na yun, mga classmate ha, ibang usapan na yun. I mean, emotionally, yes, I can probably, you know, give advices na kung pwede nga. Kung gusto niyo makipagkulitan sa akin, I'm available to have kulit with here. Pero other than ano, kaya ngayon, basta chill lang tayo. Kasi talagang sa nangyayari ngayon, medyo kailangan lang talaga, kapit lang talaga maigi. And on this note, na pag-usapan, salamat kay Bea Alonso, Doc Mike. Oo, matindi yung si Bea Alonso. Ay, ito kasi Jason Osaita. Oh, good morning, Jason. Nung college. Nandiyan siya sa California, G. Oh? Diyan sa Bakersfield. Eh, Doc Mike, di kailangan niyo talaga mag-reunion. Ang dami niyo pala dito eh. Madami kami dyan. Siguro mga ano, no. Madalawa. Hindi, madami. Madami no, kami dyan. Madami pala. Oo, yung pala eh. Ba't hindi na rin kayo gumawa ng sariling ano ninyo? Hindi, kailangan namin ng ano. Si Giselle siya ang lead talaga dyan sa ano. Dyan sa whatever you call that. Oh, yeah. Right, Christina. Yeah, empathy and listen more. That's true. Thank you. Huwag ka mag-alala, right. Christina. Tatawagan kita. Yan. Oo na magtabu. Ikaw na magaling. Sige na, oo na. Yep. Pero yung laughter talaga, siguro doon mo lang may nakakatawa kasi pag tumawa ka lang walang reason, ibang usapan na yun, Mike. Oo nga. Tapos ginaganong-ganon mo pa yung buhok mo, di ba? Oo, ibang usapan na yun. Pero yeah, I mean, it's good to know na, you know, merong nakakaano. Pero really, seriously guys, kung if there's anything na gusto nyo na makipagkulitan or something na ano, you can reach me or at least si Doc Mike pag ano. Kaya nga, Doc Mike, dito ko rin ipapasok na I know, kaya ko rin pinlalo yung ano natin, yung ano natin dito, yung get-together natin. Doon na sinasabi ko sa mga kausap ko, alam ko pandemic, alam ko nag-worry din sila, may mga anak sila na dapat din anuhin. Ang sa akin lang, kaya lang ako nangungulit is, ano yung maiba naman, Doc Mike? Maiba lang. Okay. Alam mo yon, parang mag-iingat naman eh. Kaso lang talaga, we need to have something na other outlet na para lang maanon yung utak natin. You know, just for a day or two. Maiba lang yung environment mo. Yeah. Kaya, nag-tweet ako. Kaya nga, itong ginagawa namin ni Reggie, this is good for mental health too. Yeah. Ako panggulo, dito Doc, panggulo lang naman ako dito eh. Ay, ako din naman. Alam mo yun, ako lang, nagugulo lang din naman ako dito, nakikipagkulitan lang ako. Kaya sige. Ano? Meron ka pang special encouragement sa mga classmate natin dyan, G? Before we go. Basta yung I heard sa Pilipinas, most especially sa Las Piñas, the last news that I heard na number one ata ang Las Piñas. So sasabihin ko lang sa inyo guys, basta ingat lang, doble ingat, and talagang lahat talaga tayo nahihirapan ngayon, talagang maraming issue na ano. Pero it's good to know na meron ka nakausap, tapos pag ano, makipagkulit lang kayo sa akin. Pwede ako mangulat. Ito ginagawa namin ni Mike,
Basta minsan ano maki-join na lang kay sa amin, but just don't forget to like and subscribe ha. Pero on the serious note, ang ano talaga rin talaga dyan is number one talaga, pray. Yun lang. Basta saka tapos ingat kayo. Ingat. Ingat talaga. This past few days, medyo mahirap na yung mga napapanood kong, ay napapanood, I mean, nakakausap kong tao na it's either namatayan sila, may sakit sila, problema sa finances and everything. Basta kapit lang kayo. In-experience sa inyo ni Doc Mike kung ano yung gagawin and everything. If anything, tawag kayo or makipagkulitan sa inyo, ako gagawin ko yun kay Doc Mike, mag-ano ako. Meron magkakaroon kami ng one-on-one ng Doc Mike, kakausapin ko siya with something. Pero ingat, ingat kayo. Ingat kayo. Basta pray lang palagi. Pray lang. I like what you said there, Reggie. You know, importante yung prayers, ladies and gentlemen. You know, mm-hmm. When all is said and done, kung ano man yung relihiyon na pinaniniwala mo, whether you're, kahit anong mga relihiyon pinaniniwala mo, it's very important that you believe in a higher being. Obviously, everybody knows, probably, I hope everybody knows I'm a Christian and I believe that Jesus Christ is our Lord and Savior and He's the one that's really going to save me. And I believe in the Holy Trinity, you know, the God, Jesus Christ and the Holy Spirit Himself. But like what I said, prayer is very powerful. You know, there is power in prayers, ladies and gentlemen. Kailangan ma-release mo yung prayer na yun eh. Kasi kung hindi mo ma-release, hindi mo masabi, hindi mo siya makausap, you have to have that personal relationship sa kanya eh. Kung ikaw mismo wala kang personal relationship sa kanya, mangyayari sa'yo, oh, wala. I mean, there's only two ways pag namatay tayo. Punta ka hibir, punta ka ng langit o sa impyerno. Langit, lupa, impyerno. Kapag-dakmay, oo. Ano yung kantang yun? Laro yun, Doc Mike. Laro yun. Oo nga, ano nga ulit yun? Langit, lupa, impyerno, impyerno. Yun. Kalimutan yun, ko yun. Diba? Yeah. Diba? So, yeah, Doc, ano ba talaga? Sige, go. Isingit ko lang. When you talk about prayers, sa mga kabatch nating babae, most especially sa mga nanay na, ito, this I learned from a good friend of mine. Iba ang power of a praying mom. Correct. Tama yun. Totoo. I-remind ko lang sa mga babae at yung classmate kabatch na mga lalay na, basta, ilagay nyo lang sa utak ninyo, ilagay nyo sa sarili nyo, na iba ang power of a praying mom. Mas diretso. Totoo yun. Totoo yan. Alam mo, yeah. I wouldn't be where I'm at right now kung wala yung asawa ko who is very prayerful. Yeah. Ano lahat ba? Naman Doc Mike. Lahat eh. I wouldn't be where I'm at and my children's mm-hmm. success kung wala yung dasal ng asawa ko lagi. Lagi niya akong pinagdadasal. Dati nga pinagtatawanan ko yung asawa ko eh. Magdasal ka ng dasal. Tapos pinaghinahawakan pa yung ulo ko, pinagpe-pray ako. Yeah. Ko lagi. Sabi kong ganun. Eh, come to think of it, it is. At saka sa experience ko, G, sa dami ng mga nakakausap kong matatanda. Lagi ko, ito lagi kong tanong sa kanila, what can you teach me that I don't know? Lagi nila sinasabi sa akin, pag habang dumalapit kang tumatanda ka na, yun lang ang pwede mong takbuhan. Hindi yung trabaho mo, hindi yung pinaghihirapan mong trabaho, hindi yung pinaghihirapan mong, yes, your family is very important, but only your prayers, only God. Mm-hmm. So, yan. O tumatanda na lang tayo at prayers na pinag-usapan natin. No, sa totoo lang talaga, it will come to that. I mean, I have to admit na, oo, tumatanda na kasi tayo eh. So of course, like in your case, syempre Doc Mike, hindi mo maano, isip natin ng trabaho, pamilya natin and everything, everyday life natin. It's true, wala ka naman pwedeng talagang takbuhan besides your family, kundi yung si bro. Okay. Yung title sa kanya. I mean ako, tsaka di ba sinasabi rin nila kung paano ka magdasal? Ako, the way I do it, para lang ako nakikipag-usap. Mm-hmm. Kasi alam mo yung iba yung the way that we used to know na pagdadasal ka eh. Pero ako, ang kaya ko lang i-share, pag ako nagdadasal ako, para lang ako nakikipag-usap sa kanya. Ah, ganun? Ako hindi. Ako serious. Yung tipong, amen. Joke lang. Hindi ko ano yun. Basta ako,
Basta, hingi ka lang ng everyday blessings, hingi ka lang ng everyday guidance sa'yo, protection sa kanya, sa family mo. Alam mo yon? Correct. Na basta, tama. Basta, lalo na sa panahon ngayon, alam mo yon, kakapit lang, Doc Mike, kakapit lang talaga. Correct. Kasi, the way, ano, isa pa na, ano, yung mga signs daw, Doc Mike, yung mga signs. There's ano, stop earth. Sign or ano? No, there's earth, there's fire, there's water. Mm. Alam mo yun? That's what they said. Ako, wala namang pwedeng makasagot niya kundi siya lang eh. Correct. What I'm saying is nothing against sa mga religion and everything kasi I don't wanna discuss religion talaga. Pero the way na nagaano lang ako, basta, nandyan lang siya, yun lang yun. Correct. Oh, kaya basta, sabi doon ni... Ano ko lang, dasal lang. Correct. New sabi ni Christina, dumadami. 19,204. So. Ang dami niyan, Doc Mike. Is that Las Piñas, Christina? Baka Las Piñas lang yan. Ah, sa Las Piñas lang yan? Grabe naman, ano? Parang edad, ano? The last time I checked, sa Pilipinas, 1.9 million na mga taong, ano, na may sakit. Mm-hmm. Eh, dito din sa Tennessee. Lumalaki. That's why I don't watch the news. Doc Mike, I just glanced on it. Nakita mo naman dito sa California. Mm-hmm. LA itself. Talagang, ano na, iba na. Yeah. Nakakatakot din. Kaya, ano talaga, talagang, right, Michael, si sabi ni Tavo, it really can move mountains, talaga. Seryoso. Alam mo, maganda sinabi ni Mike. Ano, alam mga classmates sa mga nanonood, ano, alam mo, binibiro natin si Mike and Mike Tabo. Si Reggie, binibiro si Mike Tabo. I mean, but this is really true, you know. It can really move mountains, you know. You don't talk how big your mountains is. You talk how big your God is. So, yeah. Mm-hmm. Yeah. I'm a firm believer talaga. Kasi talagang, ako, sira ulo ko and everything. Alam niyo, nakita niyo ako nakipag-gun ako sa inyo. Pero, sharing na ba to? No. Kasi napag-usapan na rin, Doc Mike, eh. At least, you know, hindi lang tayo puro... Mag-amen nga yung mga nanonood dyan. Kaya nga, pa isa namang amen dyan. Kung sino naman yung 10 nanonood dyan. Diba? At least we have time for this, Doc Mike. Alam mo yun? Correct. You know, it's good for your mental health. Well, anyway, G, yeah. I know it's like an hour and 40 minutes now. Any last parting wisdom? And let's end it with a prayer. How about that? That will be good for me. Sa akin, alam mo ba, basta yung ano, mag-update ulit ako sa chat, sa PowerPoint and everything. Magtatawag ako kung sino pang wala. Basta, we'll go from there. And then, yung sa reunion, the usual, magtatawag ulit ako sa mga classmates natin sa Pilipinas. Ulit, doble ingat. Tsaka, ingatan nyo yung family ninyo, ingatan nyo yung mga sarili ninyo. Alam mo yon, mag-iingat lang talaga. Please, mag-ingat kayo. Mag-ingat talaga. Promise. Do you want to pray? Mike, you do your prayer, Doc Mike. I'll listen. Do your thing. Oh, sige. Oh, everybody's just doing this, ladies and gentlemen. This is just me and Reggie talking. And pag nag-show kami, bahala na si Batman. So let's go ahead and end this show with a prayer. So Father God, we bless you, Lord. We glorify you. We lift your name up high. You're the Lord of Lords, King of Kings. And we raise your name up high, Father God. Lord, you said in your word that two or three that is gathered in your name, that you are in the midst of them. Father God, hindi lang ako nandito. Nandiyan si Reggie. Nandiyan yung mga taong nanonood. We release blessing, Father God. Sino man may kailangan ng blessing, both financial, emotional, spiritual, physical blessing, Father God. We release the blessing. We lift your name up high. Again, we ask for forgiveness of our sins. And as we forgive those people who get sins against us, Lord, again, for those people who are encountering problems in their lives, we know that your plans for them is to bless them and to prosper them. That we know that we're going to encounter some challenges. We know that we're going to encounter some stumbling blocks, but we will treat those stumbling blocks as a stepping stone. And we release blessing in every people that's watching and listening in this show. Again, thank you very much. We bless you, Lord. We glorify you. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, G. Amen. Ikaw, amen. Kumusta ka dyan? Okay, okay, let's go. Okay, Doc Mike. Basta, pag hindi ka busy, pag-uusap tayo. Yan. Sige.
Yan. So sabi ni Ryan, amen to that, brother. So again, thank you very much, Mike. Classmate, yeah, thank you. Yeah. So Ryan, ingat kayo dyan, Ryan. Mike, ingat, Mike. Major Roger Dumlao, thank you sa pagpapanood. Salamat sa inyo. Ingat kayo lahat. Oy, may last question to ata, ano, G. Kailan available yung PowerPoint? Rochelle, yung PowerPoint, I'm still gonna give it this week. Kasi lang meron lang ako ipapa-edit doon sa staff ni Doc Mike. Hindi pa kami nakapag-usap. But don't worry, as soon as it's done, ipapapost ko na. And I'll give you an update, Rochelle. Mahaba ba, G? Hindi naman. Actually, may nadagdag na. Ano naman, 10 minutes? Actually, Doc Mike, less than 10 minutes. Less than 10 minutes. Haba naman noon. Dapat maikli lang. Hindi, kasi may mga dumagdag na eh. May mga iba, meron ng bago eh. Dahil, God bless. So, Mike Tavu, thank you, Doc. Thank you, Mike Tavu, thank you. Ikaw din, ingat kayo dyan. Ryan Montoya, thank you. Ingat kayo dyan, Ray. Salamat, Ryan. Ingat din, ingat. So, ayun, salamat. Basta makakaroon ng update. Oh, sige. Again, thank you very much, G. Appreciate you. Sa lahat mga nanonood, don't forget to like and subscribe our channel, especially yung YouTube video, ano? Kasi doon kami konti kikita. So, again, thank you. I'll talk to you next week, G. I'll talk to you, mga classmate. Thank you, Giselle. Giselle Del Rosario, salamat for coming over. Giselle, thank you, Giselle. Thank you. Bye-bye. Bye.